Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan kahapon nga sa pagbabalik ni Kristaps Porzingis sa lineup ng Boston Celtics for the first time in a long time, first time since NBA Finals ay nakumpleto nila ang kanilang Super 5 lineup ni Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum at Kristaps Porzingis. At ang resulta nga nito ay gumawa sila ng 51 points sa second quarter lamang at na-limit nila ang Clippers sa 49 points sa buong first half. Sa game na ito ay nagpahinga naman si Al Horford at kung iisipin ay kahit sa playoffs na nga siya maglaro ay may kakayahan pa din ng Celtics team na ito na maging number 1 seed. Ang kakaiba nga sa Celtics team na ito ay kaya kanilang tambakan gamit ang kanilang opensa at kaya ka din nilang tambakan gamit ang kanilang depensa. Kaya nga nilang i-shutdown ng isang team dahil sa kanilang starting 5 na lahat two-way players. Wala kang weak link sa kanila na pwede mong i-expose sa depensa. Sa bawat gabi ay pwede din na ibang player ang mag-dominate. Sa game kahapon ay nagtala ng 20 points si Jason Tatum, 19 points si Derrick White, 17 points si Jaylen Brown at 16 points si Kristaps Porzingis. Subalit 20 points din nga si Peyton Pritchard na nanggaling sa bench. At ngayon ay kumpleto na sila ng sangkap. Meron silang opensa, depensa, experience, veterans, solid bench, mga all-star player na nasa kanilang prime na at magaling na head coach upang ipanatili na kontrolado ang game. Madami ang nagsasabi na Warriors ang kontrapelo ng Celtics lalo na nang tinalo ito ng Warriors ngayong season. Ganun pa man nananatiling question mark sa ngayon kung sino ba ang team na may kakayahan na sumabay sa Celtics team na ito sa isang 7-game series tuwing naglalaro na si Kristaps Porzingis sa team nila. Sabihin na natin na kaya ng Warriors, subalit ang katotohanan nga mga kaibigan ay sobrang mas mahirap ang daan na kailangan tahakin ng Warriors patungo sa final sa Western Conference kaysa sa daan na kailangan pagdaanan ng Celtics. At hindi ibig sabihin ito na hindi kaya mag-dominate ng Celtics sa West. Ngunit obvious naman ngayon na mas malakas ang mga team sa Western Conference. Kung di kayo naniniwala ay pagbasehan nyo na lang ang standings. Sa top 16 teams ay 12 dito ang galing sa West. Sa palagay nyo ba ay may kayang tumalo sa kompletong lineup ng Celtics sa isang 7-game series? Habang sa back-to-back loss naman ng Golden State Warriors ay si Steve Kerr ang sinisisi ng mga fans. Ito nga ay dahil lamang na sila ng 18 points na magdesisyon si Coach Kerr na ipaupo ng 9 straight minutes si Stephen Curry sa dulo ng 3rd quarter hanggang sa 4th quarter na nagresulta sa 24-11 run ng Nets. At kung titingnan nyo nga ang box score ay naglaro lamang ng 29 minutes si Stephen Curry. Well below nga yan sa nakasanayan natin na minuto na nilalaro niya. Ito na nga ang pangalawang sunod na game kung saan natunaw ang mahigit 15 points na lamang ng Warriors. Last year nga ay pinangunahan nila ang NBA sa pinakamadaming games kung saan natalo pa din sila kahit na lumamang na sila ng mahigit sa 10 points. At ngayong season ay tila ba bumabalik na naman ang sakit na ito ng Warriors? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?